Magandang gabi po sa ating mga ka-GDS. Gusto ko lamang pong magkomento sa interview ni Spokes Harry Roque na lumabas sa Rappler. Una sa lahat, tama po siya. Mahal ko po si Spokes Harry kasi sabi nga po ng ating Panginoon, maging ang kaaway ay ating mahalin. At si Spokes Harry, magkaiba man kami na opinion pagdating sa media, ay hindi po ako galit at mahal ko po siya. Pangalawa, hindi man ako journalist at kasing talino ng ilang media, pero masasabi ko pong malakas po ang aking discernment. Alam ko po kung kami ay tinag-aaway lamang. Kaya please lang doon sa mga nagtanong, halatang halata po kayo. Pangatlo, linawin ko po, hindi po nadidiktahan ng mga DDS. May sarili silang pag-iisip, hindi tulad ng mga dilawang trolls na bayaran para mambash ng mga netizens. Ang mga DDS ay may kanya-kanyang pag-iisip, kaya nga minsan merong mga hindi pagkakaintindihan. Kasi nga po, wala naman tayong usapan na dapat pare-pareho tayong opinion. Malaya po tayong nagbibigay ng kanya-kanyang opinion. So who am I to tell them what to do? Pang-apat po, kung meron na akong panawagan sa mga DDS, ay ito po. Hindi po lahat ng mainstream media ay basura. Meron tayong mga kakampi dyan. O sabihin na nating para talaga sa katotohanan. Nandiyan ang Manila Times, Remate, istasyon ng mga radyo. Nandiyan ang Tulfo Brothers. Siyempre ang UNTV, PTV, at marami pang iba. Para sa akin, tatlo lang naman talaga ang basura dyan. Yan ang Rappler, Inquirer, at ABS-CBN. Panglima, para naman sa ating Spokes. Spokes Harry Roque, kung gusto po ninyong respetuhin ng mga bloggers at netizens ang mainstream media, siguro maganda pagsabihan niyo din sila na respetuhin din nila ang opinion ng mga netizens. FYI po, ang Rappler ay hindi tumigil sa kakabintang sa mga bloggers at DDS na kami daw ay paid trolls. At sa ibang bansa pa nila pinapakalat yan. Sinasabi din sa amin na kami daw ay fake news. Sa madaling salita, dapat patas ang pagtrato nyo sa media at bloggers at netizens. Kunahin din ninyo ang mga fake news na kanilang pinapakalat. Tulad na lang ng numero na pinapakalat nila na 13,000 na daw ang napapatay sa gera laban sa droga. At ang fake news ng Inquirer, nitong prayer rally lamang sa EDSA na umabot daw sa 20,000 na katao nagpunta. Sinuna ba ng Rappler at ABS-CBN yan? Hindi, di ba? Tapos kami pa ang dapat turuan ninyo po ng tamang pagrespeto sa mga journalist? Mali naman po ata yun. Turuan nyo din po ang media, rumespeto sa katotohanan. Kasi binabalahura nila ang katotohanan. Binabalahura nila ang presidente na nag-appoint sa atin. And one unsolicited advice lang po, don't play with fire. At huwag mamangka sa dalawang ilog. Ayaw ng DDS ang trapo. Baka masunog kayo sa inyong future plans. Ito ay payo lang po mula sa isang nagmamahal na kaibigan. Sabi nga, an open rebuke is better than hidden love. Proverbs 27:5. By the way po, pahabol, nanalo si Pangulong Duterte dahil sa social media, hindi dahil sa mainstream media. Baka hindi kayo na-inform. At during the campaign, ilang media ang literal na sumasabotahe sa kampanya ni PRRD. At si PRRD na ang nagsabi niyan. At sa mga ka-DDS po natin, hindi ko po alam kung ano na naman ang mangyayari sa akin paglabas ng video na ito. Sigurado ako, meron na naman mga tatawag sa akin at pagsasabihan tayo at pilit patatahimikin dahil kinakalaban na naman natin ang ilang media. Take note, ilang media, hindi lahat. Uulitin ko po, I am only answerable to the President and to all the Filipinos who trust him at sa inyo mga ka-DDS. Hindi ako politiko at wala akong balak maging trapo
totoong tao po ako at ako po ay magsisilbi para sa ordinaryong mamamayang Pilipino at sa ating Pangulo at hindi sa mga oportunistang mga politiko. Hanggang dito na lang po muna. Salamat po at mabuhay ang mga tunay na DDS. Solid!